dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papa, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga subscribers mo na nakatutok ngayon sa iyong YouTube channel. Matagal ko nang gustong magbahagi ng aking kwento sa inyong programa, ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng oras para tapusin ito. Hindi naman kasi ako gifted pagdating sa pagsusulat. Kaya bahala na lang siguro ang mga staff mo na ayusin ang aking kwento. Ganun pa man ay umaasa pa rin po ako na mabibigyan ninyo ng pansin ang aking kwento. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Seb. Isang employee at nakatira ngayon dito sa Mandaluyong City. Marami akong gustong ibahagi sa inyo na kwento tungkol sa aking pag-ibig, pero dahil sa mukhang itinadhana yata sa akin ang maging loser dahil lahat ng minamahal ko ay niloloko lang ako. Pero minsang nakinig ako ng horror story na in-upload mo sa iyong YouTube channel. Yung secret society ay nakaramdam talaga ako ng takot. Naisip ko tuloy na ibahagi na lamang sa inyo ang aking naging karanasan. Hindi man ito kasing nakakatakot tulad ng secret society, pero alam kong tataas ng kaunti ang mga balahibo ninyo sa sobrang kaba. Papa Dudut, marami ang nagsasabi sa akin na masyado raw akong nakafocus sa aking trabaho. Kulang na lang daw ay patayuan ako ng monumento sa sobrang hardworking. No wonder ay nagiging loser ako pagdating sa pag-ibig kasi nawawala ang attention ko sa kanila. Well, hardworking talaga ako kasi gusto kong umasenso. May hinahabol akong promotion. At dahil goal-driven ako ay kailangang milyonaryo na ako pagdating ko sa edad na 35. At yun nga ang ginagawa ko ngayon. Nagsusumikap sa buhay dahil isang taon na lamang at mag-35 na ako. Although hardworking ako, pero hindi ako mahiling mag-overtime sa trabaho. Una kasi kailangan ko ring pangalagaan ang katawan ko. Hindi ako pwedeng magkasakit kasi magiging hassle yon sa mga goals ko. Kaya kapag sinabing oras ng trabaho, 8 to 5 lamang talaga ako kasi kailangan ko ring magpahinga. Pero noong nagwo-work ako sa isang kumpanya noon sa Pasay na hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan, madalas akong mag-overtime at labag yon sa kagustuhan ko. Halos gabi-gabi na lang yatang pinag-overtime ako ng boss ko. Nakakainis siya sa totoo lang. Hindi ko naman trabaho itong ginagawa ko, pero kailangan ko pa rin tapusin. Dalawang beses na akong umuwi ng gabi dahil sa kanya at hindi ako natutuwa. Ang dahilan, hindi dahil sa mahirap ang trabaho kundi dahil sa kababalaghang nangyayari sa opisinang ito. Noong unang beses na umuwi ako ng gabi para mag-overtime ay nangyari ang unang pagpaparamdam. Habang tahimik ako nag-encode, isang ingay ang narinig ko mula sa opisina ng aming accountant. Parang may nalaglag na bagay.
Napatigil ako sa ginagawa ko at wala namang tao sa loob ng kwartong yon dahil ako na lamang ang natitirang nagtatrabaho ng gabing yon. Iniisip ko na lamang na may dagang naglalaro sa office ng accountant namin at hindi na pinansin pa ang ingay na yon. Ilang minuto pa ang nakalipas at isa na namang ingay ang narinig ko sa loob ng kwartong yon. Mas malakas na ito kesa noong una. Para bang may bumagsak na kung anumang mabigat na bagay. Hindi ko na napigilan ang curiosity ko sa pagkakataong yon. Napakaharot naman ng dagang yon para magbagsak pa ng mga gamit sa loob. Tumayo ako upang pasukin na ang silid. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng pintuan. Kadiliman ng kwarto ang bumungad sa akin dahilan para buksan ko ang switch ng ilaw. Nagkalat ang mga ballpen at lapis sa may sahig. Nalaglag pala ang pen holder ng accountant namin. Isa-isa kong pinulot ang mga nagkalat na ballpen at lapis at binalik po ito sa table. Nang matapos ako sa pagpulot ng mga ballpen ay isang ingay muli ang narinig ko na parang nagmula naman sa labas. Sinilip ko ito at laking gulat ko na ang pen holder ko naman ang nahulog at nagkalat sa sahig ang mga panulat ko. Dito ako biglang tinubuan ng kaba. Daga pa rin ba ang gagawa ng bagay na yon? Pinatay ko na ang ilaw ng silid ng accountant namin at lumabas dito para pulutin muli ang isa-isang mga nalaglag na ballpen ko. Pero bago ko pa man matapos na ibalik muli ang panulat ko sa pen holder ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ng accountant namin at bumukas din ang ilaw sa loob noon. Natulala ako sa nakita ko at napaupo sa may sahig. Nagsimulang manginig ang katawan ko sa sobrang takot. Hindi ko mapaniwalaan kung ano ang nangyayari. At ilang sandali pa ay isang lapis ang nagsimulang gumulong palabas ng silid. Dahan-dahan itong gumugulong sa direksyon ko kaya't dagli akong tumayo, inayos ng mabilis sa mga gamit ko at lumabas ng opisina namin na kasing bilis ng hangin. Sir Seb, teka sandali. Hindi ka pa nagka-time out. Malakas na tawag sa akin ang security guard namin pero hindi ko na yon pinansin. At dali-dali nang umalis. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yon. Makakaidlip lamang ako saglit pero mapapabalikwas ako sa higaan ko na pawis papadudot. Niminsan ay hindi ko naisip na maranasan ko ang paranormal experience na yon. Kinabukasan ay pumasok ako na lulugo-lugo dahil kulang sa tulog. Marami ang nakapansin sa akin sa ganung anyo, ang sinabi ko na lamang ay masama ang pakiramdam ko pero hindi ko binanggit ang tungkol sa nangyari ng gabing yon. Natapos ang maghapon at naging abala ko sa trabaho at pauwi na sana ako. Nang biglang lumapit sa akin ang boss ko. Seb, mag-overtime ka. Kailangan ko ang RCI report na yan bukas sa administrative meeting. Pero sir, ano po kasi? Gusto ko sanang tumanggi pero tinitigan lamang ako ng masama ng aking boss. Huwag ka nang magdahilan at hindi pwede. Kailangang ready ang report na yan bukas before 8 a.m. so do it now, ang sabi pa niya sa akin. Umalis ang boss ko at iniwan akong nanlulumo. Nananadya ba siya? Ayaw ko nang ang abutan ng gabi sa opisinang ito pero pinag-overtime pa niyang muli ako. Bagamat naiinis ay ginawa ko pa rin ang inuutos niya. Sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho na pinapagawa niya. 9 p.m. na nang matapos ako sa report na pinapagawa ng boss ko. Nag-inat ako at humikap dala ng sobrang antok. Muli kong pinasadahan ng basa ang report na ginawa ko for final checking. Habang nagbabasa ay biglang may malamig na hangin ang dumampi sa pisngi ko. Dahan-dahan na nanlamig ang buong katawan ko.
Alam kong may nangyayari na naman na hindi maganda sa paligid kaya dali-dali akong nag-save ng report ko sa computer at shut down ang computer ko. Habang naghihintay na tuluyang magdilim ang monitor ng computer ko, ay naramdaman ko pa rin ang malamig na hangin sa pisngi ko. Kinilabutan na talaga ako at gusto ko nang bunutin ang plug ng UPS ko para makaalis na ako. Unti-unti ay dumilim ang monitor at tuluyan na ngang nag-turn off ang desktop. Pero nang hilakbot ako, Papa Dudut, sa mga sumunod kong nakita. Sa refleksyon ng monitor ko ay isang nakaputing imahe ang nasa likuran ko. Hindi kita ang ulo nito dahil nakatayo siya at ako naman ay nakaupo sa swivel chair. Nagsikip ang paghinga ko at halos lumabas ang puso ko sa sobrang dagungdong nito. Hindi ako makagalaw na parabang naparalisa ang buong katawan ko. Nanlaki ang mata ko sa sunod na ginawa ng nakaputing imahe. Dahan-dahan itong gumalaw na parang yumuyo ko habang pinapatong ang nanunuyo nitong kamay sa kaliwang balikat ko. Nakikita ko na inilalapit ng nilalang na yon ang mukha niya sa tenga ko. Gusto kong sumigaw at magwala pero hindi ko magawa. Wala kong makitang anyo sa nilalang na yon kundi ang mahaba at itim na itim niyang buhok. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ko? Biglang bumukas ang pinto ng opisina namin at iniluwa noon ang aming security guard. Sir, nandito pala kayo. Akala ko wala na pong tao. Sir, okay lang ba kayo? Namumutla kayo sir eh. Himalang bigla akong nakagalaw sa pagkakapako ko sa upuan. Kaya't dali-dali akong tumayo at parang batang lumapit kay Manong Guard. Nakita mo ba yun? Yung babae dun sa likod ko? Takot na takot kong sabi sa kanya. Ano po, wala naman po ako nakita dyan na kasama ninyo. Nagtatakang sagot sa akin ang guard. Meron eh. Nakita ko ang refleksyon ng monitor ko. Nakaputi siya, mahabang buhok at hindi ako pwedeng magkamali. Kitang kita ko siya. Git ko. Sir, wala talaga eh. Ang mabuti pa ho sir, umuwi na ho kayo. Baka gutom lang yan. Ako na pong bahalang magpatay ng mga ilaw at magsara ng office. Magalang na wika niya sa akin. Bagamat nanginginig pa rin sa takot ay umalis na ako at sumakay ng taxi, Papa Dudut. Imahinasyon ko lang ba talaga yon? Pero hindi ako pwedeng magkamali. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa balikat ko na singlamig ng yelo. Ano bang nangyayari sa akin? Lumipas ang magdamag at naging mailap pa rin ang pagtulog para sa akin. Hindi na sana ako papasok pero mahalaga ang administrative meeting na yon kaya kinailangan ko pa rin pumasok. Inabot ng halos kalahating araw ang meeting namin at magpapaalam na sana ako sa boss ko para umuwi na pero hindi naman ako pinayagan ito. Ano ka ba, Seb? Napakarami nating trabaho dito sa office. Bakit ngayon mo pa naisipan na umuwi at magpahinga? Hindi, tapusin mo muna yung consolidation report na pinapagawa ko sa iyo. Pero sir, 3 months po yung backlog noon at hindi ko naman trabaho yun. Alam ko, pero kulang tayo sa tao at hindi pa tayo nakakahanap ng kapalit ni Marisa na gumagawa ng trabahong yun. Hindi tayo pwedeng matambaka ng trabaho. Hindi na ako nakipagtalo pa at alam ko naman na wala akong panalo sa boss ko. Kaya nag-decide akong manatili na lamang at tapusin yung consolidation report na hinihingi niya. Alas 8 na ng gabi at hindi pa rin ako tapos sa ginagawa ko. Nagkandamali-mali na ako sa pag-i-input ng mga data sa report ko dahil sa sobrang pagmamadali. Sa inis ko ay sinave ko na yung mga ginagawa ko at shut down yung computer. Hindi pwedeng abutin pa ako ng alas 9 dito.
Bahala na kung pagalitan ako ng boss ko dahil hindi ko natapos ang report. Basta kailangan ko na talagang umuwi. Palabas na ako ng opisina nang pihitin ko ang doorknob. Pero hindi ko ito mabuksan. Manong guard, nakalak po yung pinto. Makikibukas naman po, nandito pa po ako. Natatarantang sigaw ko. Nakailang hila at pihit na ako ay ayaw pa rin bumukas ng pintuan. Hindi pa rin sumasagot si Manong Guard kaya nagsimula na akong maalarma. Biglang namatay ang ilaw sa buong opisina at nabalot ng kadiliman ang buong silid. At tuluyan na akong nataranta at nagsisigaw. Manong! Buksan niyo po ang pinto, utang na loob! Halos maiyak na ako noon sa sobrang takot. Biglang bumukas ang ilaw, Papa Dudut, at isang pamilyar na imahe ang bumungad sa akin. Ang nakaputing imahe na ang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok. Lalong lumakas ang aking mga hiyaw na parang mamamatay na ako sa pagkakataong yon. Manong! Manong! Buksan niyo po ang pinto, pakiusap! Namatay muli ang ilaw at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kinakalabog ko na ang pinto pero parang walang nakakarinig sa akin. Lalong kinakain ng takot ang buo kong pagkatao dahil sa kadiliman ng opisina. At muling nagbukas ang ilaw ngunit sa pagkakataong ito ay mas malapit na ang nakaputing nilalang na yon sa akin. Wala nang isang metro ang layo nito sa akin. Tuluyan akong napipi sa sobrang takot at napaupo na lamang ako sa may pintuan. Nanginginig ako ng husto habang unti-unti kong nakikita ang dahan-dahang paglapit nito sa akin. Nakuhang tumulo ng aking mga luha sa puntong yon sa sobrang kawala ng pag-asa at sa sobrang takot ko. Namatay muli ang ilaw at ang dilim ay lalong nagpatindi sa pangangatal ng katawan ko. Naramdaman ko ang pag-agos ng ihi sa aking brief na dumaloy sa sahig. Tuluyan ang umabot sa sukdula ng aking panghihilakbot. At isang malamig na presensya ang naramdaman ko sa aking tenga. Huminto ang puso ko sa pagtibok at pakiramdam ko ay pinanawa na ako ng dugo sa buo kong ulo. Tulungan mo ako. Mahina at malamig na boses ang narinig ko. Hindi ko alam kung paanong kikilos sa pagkakataong yon at sa mahimalang pangyayari biglang nakarinig ako ng katok sa pintuan. Sir Seb, andyan pa po ba kayo? Sigaw ni Manong Guard. Ang tinig na yon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na tumayo na at hilahin ang doorknob ng pintuan. Nagbukas ito at nakita ko na si Manong na parang nag-aalala sa kanyang anyo. Sir, okay lang ba kayo? Tanong ni Manong Guard pero hindi na ako nakasagot pa. Dali-dali akong umalis at tumakbo palabas ng opisina at umuwi ako ng bahay pero hindi ako doon natulog kundi sa apartment ng pinsan ko. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa trabaho. Nilagay ko sa silent mode ang aking cellphone para hindi ako makulitan sa pagtawag ng boss ko sa akin. Ang sama ng pakiramdam ko noon, Papa Dudut. Para ba akong nahihilo tapos ay nanlalata ang buong katawan ko? Hindi ko talaga makalimutan yung nangyari sa akin kagabi sa opisina. Pero hindi option ang pag-resign dahil lang sa nakakita ako ng multo. Quitters never win. Kaya buong araw lamang ako natulog bilang paghahanda sa pagpasok kong muli sa trabaho ng sumunod na araw. Tapos pagdating ng alas 5 ng hapon ay pumunta ako sa aking doktor para magpa-check up at humingi ng medical certificate. Samantala ay nagulat naman ako nang sinalubong ako kaagad ng aking boss at niyakap. Himalang hindi siya naggalit sa pag-absent ko kahapon. Samantala ay pinasa ko naman yung medical certificate na kinuha ko at agad naman akong nag-excuse sa aking pag-absent. Pero tulad ng dati, santambak muli ang trabaho ko doon sa opisina. Pero hindi na ako pinag-overtime ng boss ko. Nakahinga naman ako ng maluwag.
Yun nga lang, kinaumagahan bago ko pumasok sa trabaho ay nag-message sa akin ang boss ko. At sinabihan niya ako in advance na mag-overtime daw ako hanggang alas 10 ng gabi. Gusto ko mang tumutol, Papa Dudut, pero hindi ko na nagawa nang mabasa ko na i-recommend daw niya ako na mailagay sa assistant manager. And when you say assistant manager, ako ang pangalawa sa pinakamataas na empleyado sa opisina. Nakaramdam ako ng eagerness at kakaibang sipag at sabi ko sa aking sarili ay handa akong harapin ang mga multo sa aming opisina. Basta ma-promote lamang ako. At paglabas ko ng bahay para pumasok sa trabaho, Papa Dudut, ay dumaan muna ako ng simbahan at nagsalok ako ng holy water na inilagay ko sa isang spray bottle na dala ko. Gagamitin kong panlaban yon sa mga multong gustong lumapit sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang 8 to 5 job ko. Pero nang magsimula na ako mag-overtime ay hindi ko na maiwasang kilabutan. Alas 7 pa lamang ng gabi, halos wala ng empleyado sa loob ng opisina. Maliban na lamang sa guard sa labas at sa dalawang OJT na hindi pa rin umuwi. Pero makalipas siguro ng 10 minuto ay umalis na rin ang dalawang OJT. Kaya ako na lamang ang natira sa loob ng opisina habang yung guard ay prenteng nagbabantay naman sa may labas. Naging maayos naman ang trabaho ko mula 7 hanggang 8 ng gabi. Pero Papa Dudut, pagsabit nga ng alas 9, muling dumating ang kinakatakutan ko. Habang nagtatype ako ay nakarinig ako ng mga yabag na palapit sa likuran ko. Agad akong lumingon sa likod ko pero wala naman akong nakita. Kaya nagbuntong hininga na lamang ako noon at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pero muli ko namang narinig ang mga yabag at sa puntong yon ay narinig ko na parang nasa likod ko na lamang sila. Hanggang sa makaramdam na ako ng malamig na humaplos sa aking mukha. Dahil dito ay napatayo ako sa aking swivel chair at kinuha ko ang aking bag para dukutin ang spray bottle na naglalaman ng holy water at inispray ko sa buong paligid ko. Pero mukhang nagkamali yata ako noon ng desisyon dahil nagkaroon ng poltergeist activity sa buong opisina. Nagsibagsakan ng mga pen holders at iba pang gamit sa paligid. Nagsimula ring magpatay-sindi ang mga ilaw sa opisina. Tapos yung kwarto ng accountant na sarado, abay, biglang umilaw. At sa glass break na pader ng opisina ng accountant ay naaninag ko na may itim na aninong nakatayo sa loob. Dahil doon ay nagmamadali kong inayos ang aking bag at hinugot ko na lamang sa outlet ng computer ko tapos ay anyong lalabas na ako. Kaso nga lang, Papa Dudut, ay bigla na lamang may parang sumuntok sa mukha ko kung saan ay nawala na ako ng balanse at bumagsak na ako sa lupa. Hindi pa ako nakaka-recover noon nang biglang may humila sa mga paa ko at dinala ako sa malayo sa aking pwesto. Siyempre, nagsisigaw ako at humingi ng tulong sa guard na nasa labas. Pero walang tumulong sa akin, Papa Dudut. At kasabay ng paghila sa mga paa ko, ay nagpatay-sindi ang mga ilaw. Tapos sa kada sindi ng ilaw ay dumarami ang mga multong nakatayo palibot sa akin. Nanlilisik ang kanilang pulang-pula na mga mata. Pakiusap, huwag niyo namang gawin sa akin to, maawa kayo sa akin. Pagmamakawa ko noon sa mga multo na nakapaligid sa akin. Pero Papa Dudut, lalong nanlisik ang kanilang mga mata at para silang mga halimaw na sumisigaw. Pagkatapos noon ay kinuyog nila ako sa pamamagitan ng pagkalmot sa akin. Namilipit ako sa sakit sa bawat pagbao ng mga matutulis na kuko nila sa aking katawan. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw habang nararamdaman ko ang pag-agos ng dugo sa aking katawan. Hanggang sa nanikip ang aking dibdib at nawala ng malay. Nagising na lamang ako kinabukasan sa ospital. Tadad ng kalmot ang buong katawan ko na parabang kinalmot ng mga mababangis na hayop. Naroon sa ospital ang mga kapatid at ilang kamag-anak ko. Ayon sa kanila ay nadiskubre ako ng guard na nakahandusay sa sahig at duguan.
at wala nang malay. Nagtataka din sila kung saan ko nakuha ang mga kalmot at mangiyak-ngiyak kong ikinuwento sa aking pamilya ang aking mga naranasan. Samantala, noong araw ding yon sa ospital ay dumating ang isang pare at nagdasal ito kasama ang mga kamag-anak ko. Pagkatapos noon ay ikinuwento sa akin ng pare na yung mga kalmot na nakuha ko ay nagmula raw sa mga demonyong naninirahan sa opisinang yon. Dahil sa labis na takot ay nag-file ako ng resignation kinabukasan pagkalabas ko ng ospital. Ang aksyon kong yon ay kinagulat ng buong opisina at ng boss ko. Kahit na anong pilit na huwag ako mag-resign ay hindi na nila nabago ang desisyon ko. Hindi ko kayang magtrabaho sa opisinang yon at mamuhay sa sobrang takot. Ilang buwan din ang lumipas at nakahanap na rin ako ng kapalit na trabaho sa isang advertising agency. Nagkataon din na nakausap ko si Marisa, ang dati kong office mate sa kumpanyang inalisan ko. Yun din pala ang dahilan kung bakit siya nag-resign sa kumpanyang yon. Naranasan din niya ang nakakatakot na karanasan sa opisinang yon. Nalaman ko na ang opisinang yon ay dating tapunan ng mga bangkay ng Comfort Women na ipinapapatay ng mga Hapon noong panahong yon. At hanggang ngayon ay pinamugaran pa rin ito ng kaluluwa ng mga biktima. Mula noon ay hindi na ako naglakas ng loob pang mag-overtime na mag-isa. Dahil ang karanasan na yon ay isang bagay na ayaw ko nang maulit kahit pa sa panaginip. Papadudot, sa ngayon ay nag-work pa rin po ako dito sa advertising agency at isa na akong assistant manager. So far ay wala namang nagmumulto sa opisina namin, pero papadudot, dahil nga po sa trauma na inabot ko noon sa previous company ko ay hindi na talaga ako nag-overtime, lalo na kapag wala akong kasama. At saka para ma-achieve ko ang goals ko ay hindi lang dapat puro trabaho ang ginagawa ko. Dapat ay marunong din po akong magpahinga. Dahil dito ay lalo ako naging effective employee at madalas akong napupuri ng aking mga bosses dahil sa kakaibang sipag at dedikasyon ko sa trabaho ko. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang ikikwento ko sa inyo at maraming salamat and God bless po sa inyo. Maraming salamat at sa lahat po ng bumubuo ng inyong channel. Lubos na gumagalang, Seb. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Papadudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.